Dapat ngang makita ni Rob Pelinka itong ginagawa ni Buddy Hield para nga makumbinsi siya na dapat nang itrade ang kanilang dalawang first round pick. Pero bago yan ay pag-usapan muna nga natin ang balita patungkol nga sa team ng New York Knicks. Dahil concerned nga daw sila about sa kanilang star player, eto ngang si RJ Barrett. Dahil nga daw masyado daw mataas ang kanyang workload dahil nga daw sa defensive deficiencies na ito ni Jalen Brunson. So kumbaga mas nadagdagan nga ang trabaho na ito ni Barrett nang dahil nga hindi marunong dumipensa etong si Brunson. Well, yan naman talaga mga idol ang requirement sa pagiging isang magaling na player. Hindi lamang dapat panay opensa, dapat may depensa rin. Etong si Jalen Brunson ay maliit na nga, ay hindi pa ganun kabilis. Kaya nga dapat mag-step up etong si RJ Barrett. Kaso ginagawang concern nga yan ng team ng New York Knicks. Siguro nag-alala nga sila na baka ma-injured etong si RJ sa dami nga ng kanyang ginagawa. Hindi lamang offensively pati na rin defensively. Pero I think nga na it's much better na dumami yung trabaho, tumaas yung workload neto ni RJ Barrett. Dahil for sure dyan nga siya mag-i-improve. Kapag mas maraming ang responsibilidad ng isang basketball player, usually nade-develop nga doon ang kanilang leadership. Pero ngayon nga ay pag-usapan natin ang isang future all-star, third year player na si Tyrese Haliburton. This season mga idol, grabe nga ang kanyang ina-average para ng superstar player ng Indiana. 23 points per game, 10.3 assists, 3.8 rebounds, 1.3 steal, 51% sa field, 43% sa kanyang mga 3-pointers, 93% sa kanyang mga free throw. Pangatlong taon pa lang neto ni Haliburton pero ganito na ang mga numero na kanyang tinatala. 50-40-90 para sa isang young player, tapos double-double 23-10. Nakakagulat nga na ganito pa lang kalibreng player ito ang si Tyrese Haliburton. Tapos swerte pa ng Indiana dahil murang presyo lang nila nakuha itong si Tyrese sa team nga ng Kings. So for sure meron na nga silang franchise player for the next 10 years. At ngayon naman ay pag-usapan na nga natin ang dapat namang ita ni Rob Pelinka na statistics na ito nga ni Buddy Hield. Dahil alam nyo ba mga idol, since 2018 to 2019 NBA season, itong si Buddy Hield lang naman ang nangunguna sa most 3-point made in the NBA. Tinalo niya pa ang the greatest shooter of all time na si Stephen Curry. Itong si Hield ay meron niyang 1,115 3-pointers, Stephen Curry 1,015, James Harden 961, Lillard 894, Donovan Mitchell 783. Well, hindi naman ibig sabihin nito na mas magaling lang shooter itong si Buddy Hield kay Steph, pero pagpapatunay nga lang ito na he is one of the best in the NBA for the last 4 years. Kaya naman for sure na worth it ng first round pick itong si Hield, lalo na nga ngayong season ay nag-average nga siya ng matitinding stats. 17.2 points per game, 5.2 rebounds, 3 assists, at ang kanyang 3-pointer mga idol ay sobrang efficient, 44%. So kung naghanap nga ng sagot itong si Rob Pelinka sa shooting problems ng Lakers, ay wala nang ibang perfect na answer kung hindi itong si Buddy Hield.